Okay, lipat naman tayo sa range natin na 250 volts. Sa 250 volts, from 0.50 na agad. Tingnan natin, bilangin natin kung tama yung ating 5 volts per division. So, ayan, 50. Tingnan natin na 0, 5, 10, 15, 20, 25. So, tama, no? 5 volts. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. So, tama yung ating, ano, tama yung ating volts per division. No, wala ka na rin imumultiply dyan. Titingnan mo na lang, i-add mo na lang. Halimbawa, dito sa 150, dito na patapat ang ating pointer. Ang magiging equivalent niya, 150 plus 5. So, 155 volts. Okay? So, since yan ay 250, malimit natin sinusukat yung ating line voltage, 220 volts. Kaya makikita natin, may idea na tayo na ito ang ating 220. Ayan, tingnan natin, 200, 205, 210, 215, 220. Ayan. Okay. Di ba napakadali lang at malinaw ba? Okay. Kagaya ng mga nauna, mag-iiwan din ulit tayo ng inyong mga assignment. Paunahan mag-comment para sa first 10 perfect score para ma-shout out kayo ng mga werpapits. Guys, ito yung inyong mga assignment. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Please participate para malaman natin sino ang mga werpa dito sa grupo. Inaasahan ko inyong participation at lagi nyo syempre susundan yung ating mga videos. Okay, guys. Kung mapapansin nyo, meron na naman tayong 2.5 na range, meron tayong 0.25 volts na range. So, saan natin babasahin yon? Eh, wala naman siya sa ating wala naman siya sa ating scale. Dahil lang nasa scale lang natin ay 10, 50 at 250. Meron tayo dito sa range natin na 0.1 volt, 0.25 volts, 2.5 at merong 1,000. So, saan natin babasahin? Bigyan natin ng sample yung what if kung naka-range tayo sa 2.5 volts. Ayan yan, halimbawa. Saan natin babasahin yan? Eh, wala namang 2.5 dito. So, dyan ngayon papasok yung tinatawag natin na mga imaginary points. Okay. Dito pa rin natin babasahin yan sa 250. Sa 250 na scale, at magkakaroon tayo ng imaginary. Ganito. Since 2.5 yan, lalagyan na natin to ng imaginary points. So, yung 250 magiging 2.5. Yung 2 magiging 2.0. 1.5 magiging 1 magiging 0.5, no? At yung ating 250 na range, so ginawa na diba nating 2.5, ang volt per division niyan hindi na yan magiging 5, magiging 0.05 na yan. Ayan, 0.05. Tignan natin kung tama. Ayan, kasi ito yung 5, no? So, 0.05 plus 0.05 is equal to 0.1. 0.05 magiging 0.2. 0.05 magiging 0.3. 0.05 magiging 0.4. 0.05 magiging 0.5. Okay, sakto. Tama, no?
So ganyan lang yan. Kagaya yung 1,000 natin, doon natin sa number 10 titignan yan, magkakaroon ka naman ng imaginary na 2 zeros, mag-a-add ka. Okay? So, by request siguro or sa ibang pagkakataon, i-elaborate pa natin to just in case na merong mag-request na gustong i-elaborate pa natin. Pero for the meantime, ganyan lang kasimple yan. Puro imaginary lang. So, imaginary point and then mag-a-adjust ka rito. Imbis na 5 volts per division siya, magiging 0.05 na. Okay? Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button below. It's Construct Productions.